Ilang sandali pa, tila mainit eksena sa pelikula ang mga naganap. Mag-uumad na rin ako. Kikita mo. Ang mainit na tagpong ito, budyat na ready to strike na ang grupo. Babalagayan mo yan, natin yan. Ang tila malaswang pelikula, napalitan ng aksyon mga eksena. Dalawang grupo ang sumiyasat sa lugar. Sa unang grupo, sa bungad o ang first floor ang diretso. Hoy, pasama! Bigitay ko to! Hoy! Lumas! Nabulabog ang pagre-relax ng mga parokyano. Pasama! Pasama! Boy, buksan mo na lang, mga pulis to. Buksan mo na lang, pulis to, pulis. Oh! Ang mga masahista. Pabihis lang po. Ano ba yan? Ibibihis eh. Tila hindi nagtanda o gaga sa pagbibihis. Ito ang pangunta. Doon po, palabas po. Teka lang ho. Tomlas, ano dyan? Ano pupunta? Dito ka lang. Oh, teka lang ho. Saglit lang ho. Ano ho? Dito ka lang. Dito lang. Sige lang. Oh. Oh. Lala, lumas ha? Nga. Oh, lumas, lumas. Nasa kote ang 21 babaeng masahista sa unang grupo. Sa ikalawang grupo sa third floor ng Good Life Reflex Zone. Buksan mo na lang, mga pulis to. Ang isang kwartong ito. Yun o, dalawang babae pa ang laman. Sa masahe kaya nila kailangang magtulungan? Huli ang 33 masahista sa ikalawang grupo. Lahat sila isa-isang tinipon at hinuli. Sa Rizal Provincial Office dinerecho ang mga nahuling masahista. Limamput apat na babaeng masahista lahat sila. Dita cross-cross. I'm violating the Article 202 alleged prostitution. Sex for money. At para sa may-ari ng Good Life Reflex Zone na swerteng hindi nahuli ng polis, malas niya dahil hindi pa rin siya ligtas sa kaso. The owner of the club, we are gathering other evidence. We can file another case, the case of human trafficking. Isabel, Maria Isabel. Nararapat lang yan na gawin ng PNP. Walang papanigan, no? Na sino man sa pagpapatupad ng batas. Agad kaming nakipag-ugnay sa munisipyo ng Cainta, Rizal hinggil sa naganap na operasyon sa kanilang lugar. Bibigyan raw nila ng kaukulang aksyon ang kaso ayon kay Mayor. Definitely kung beyond the permit given by the mayor at saka ng BPLO, the Business Permit and Licensing Office, we immediately shut down and then conduct the investigation, no? Kung ano yung kinuha lang ng lisensya, yun lang talaga dapat nila ang gawin ng kanilang business establishments. Marangal na trabaho ang pagiging masahista. Pero kung hahaluan ng kabastusan at prostitusyon, ipapataw namin ang aksyong naayon. Malamig ang simoy ng hangin, lalo na kung umuulan. Pero sa isang barangay sa Pasig, umulan man o umaraw, nakakasulasok raw ang hangin. E paano isang kumpanya ng metal ang haragan kung magsunog na kanilang tira-tira? Kaya ang mga residente, nagkakasakit na. Sa mataong lugar tulad ng Pasig,
clean and green ang moto. Kaya pinapanatiling malinis ang paligid at sinisiguradong maraming puno. Pero sa barangay Kalawaan, iba yata ang ihip ng hangin. Kakaibang usok ang nalalanghap ng mga tao. Usok na nanggagaling daw sa katabing bakura ng Unload Metal Recycling Corporation. Ang 70 anyos na si Aling Elena madalas masagap ang masamang hangin. Nagre-reklamo po kami dahil pagkagising na pagkagising ko po sa umaga, ang naaamoy ko yung usok na parang bulok na tela, pagkatapos yung parang wire na sinusunog. Hindi po namin talaga maano yung amoy, masangsang sa ilong. Nagsisikip raw ang kanyang dibdib sa maitim na hangin na sisinghot. Parang hindi ka makahinga, kaya pag inaano, lumalabas ng ako dyan, sabi ko baka may makita ako, sasabihin na ako. Talagang maano, inuubo ako pag maano yung usok nila. Gusto ni Aling Elena ang ireklamo ang mga nagsisiga sa kanilang lugar. Pero bigatin raw ang pasimuno nito. Kasi pag talagang ang hangin dito sa akin. Tapos sinasabihan ko ngayon mga kapitbahay ko na, paano ba natin maano yan? Masasabihan nyo yung check. Sabi nila, ako, mapera yun. Hindi natin kaya yun. Tutukan ang kabuang kwento at aksyong gagawin ng Tutok Tulfo sa susunod na Sabado. Hindi rito nagtatapos ang aming serbisyo publiko. Kaya't kung may pamibisto, kagad nang magreklamo. Mag-text o mag-email sa aming action line. At tutugunan ko ang anumang hinaing na ipararating nyo sa amin. Dahil misyon ko ang sagot sa maliit na malaking problema. Ako po si Erwin Tulfo at kami ang takbuhan ng mamayang nasa katwiran. At ito ang tatak na totoong aksyon na sasagot sa mga kasong nangangailangan ng Tutok Tulfo.